Kumusta mga kasaliksik? Si Maggie ay mayroong marangyang pamumuhay at pamilya. Ngunit inabandona na siya sa nursing home ng 13 taon. At dahil dito, pinili niyang iwan ang lahat ng kayamanan niya sa anak ng mahirap na janitor kaysa sa tunay niyang anak. Maligayang pagbati sa inyo mga kapwa ko residente, sa ating mga butihing staff at mga kaibigan. Ngayong araw ay para bang napupuno ng preskong hangin ang aking dibdib. Ang liwanag ng langit ay para bang naaayon upang matanaw natin ng malinaw. Ang simoy ng hangin ay napakabanayad at mayroong mga ibon na naaalala ko pa noong unang araw ko rito. Iyon ay 13 taon na ang nakararaan. Mga mahal kong kaibigan, tulad ng nakakarami sa atin, hindi ko ginustong magpunta rito. Tulad ng halos lahat sa atin, ang akala ko ay ito na ang huling yugto ng buhay ko. Ang masalimuot na araw na iyon ay muling nakita ni Maggie sa kanyang alaala ang walang buhay na pananalita ng kanyang anak na si Spencer, ang masakit na pagkakahawak sa kanya nito sa braso, ang malakas na pagsara ng sasakyan. Ramdam na ramdam pa rin ni Maggie ang eksakto niyang naramdaman noong nangyari iyon. Hanggang ngayon, ang pagsikip ng kanyang dibdib at ang pagod niyang mga mata sa kaiiyak. Nagiging pabigat ka na ma. Ang mansyon, ang business natin, lahat ng yun bumabagsak dahil sa'yo ma. Wala nang naidudulot na maganda yung pagiging makakalimutin mo. May dalawa ka na lang pagpipilian. Lumipat ka sa nursing home o sa psychiatric facility ka mapupunta. Ang tunog ng makina ng sasakyan na papaandar ay naririnig pa rin ni Maggie at kung paanong hindi man lang lumingon si Spencer sa kanya ni isang beses at naglaho na lang palayo sa daan. Nagbalik ang isipan ni Maggie sa kasalukuyang kaganapan nang siya ay makaramdam ng pangangatog. Pero tulad ng nalalaman ninyo, nakahanap ako ng mabait at may pawising kamay na tutulong sa akin. Ano man ang mangyari? Naluluhang natawa si Maggie sa kanyang litanya at ang mga manonood ay lumingon sa janitor at ngumiti ng may paghanga rito. Ngumiti pabalik si Damien, nahihiyang iniayos ang kanyang uniforme. Sa pagtingin ni Damien sa mga mata ni Maggie, naalala niya ang unang beses nilang pagkikita. Isang matanda, marikit na maliit na babae ang nakatayo sa harap ng gate. Ang kanyang nakalugay na buhok ay tinatangay ng simoy ng hangin at ang dalawa niyang bagahe na nasa harapan ng kanyang paa. Naaalala ni Damien kung ano ang iniisip niya noong mga panahong iyon. Para akong nakatingin sa isang obra ng isang pintor. Sa panahong iyon, kapapasok pa lamang ni Damien bilang janitor sa nursing home. Napansin niyang hindi pa rin gumagalaw ang matandang babae sa kinatatuyuan nito. Ilang minuto na ang nakalilipas, kaya nilapitan niya ito. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Sa pagkakataon na iyon ay nasilayan ni Damien ang mga mata nito. Magang-magang mga ito na halatang galing sa pag-iyak buong gabi. Pero ang nagpaagaw ng atensyon lalo ni Damien ay kung paanong walang kalaman-laman na emosyon ang pagtingin ng matanda. Nakatingin siya kay Damien ngunit parang wala talaga siya rito. Tulungan ko na po kayo. Pagkuha ni Damien sa mga bagahe nito at ipinaangkla ang kanyang braso upang kumapit ang matanda. Maraing kumapit si Maggie rito at hinayaang dalhin siya nito, kasabay ng mabagal niyang paglalakad. Ni isang salita ay walang binigkas si Maggie. Wala rin sa buong linggo niya roon. Ilang araw ang nagdaan, ang unang salitang sinambit ni Maggie ay Damien. Nililinis ni Damien ang sahig sa kwarto ni Maggie noon. Nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Labis na ikinagulat niya nang marinig si Maggie na magsalita ng malakas at malinaw. Yes po ma'am, Maggie na lang ang itawag mo. Ano yung lagi mong pinapakinggan? Ah, wala naman po, music lang. Gusto ko rin makinig, pwede ba? Saad ni Maggie na itinuro ang headphones. Iyon ang unang beses niyang marinig ang kantang Sweet Child O' Mine para sa isang tao na mahilig makinig sa mga classical music tulad ng kay Mozart ay nabighani siya sa emosyon at pagka-imperpekto ng kantang iyon. Gusto kong tugtugin ang kantang ito. May piano ba rito? Walang piano noon sa nursing home, ngunit nagbago iyon sa sumunod na araw.
ibinili ni Maggie ng piano ang kanyang pera at ipinadala sa nursing home. Gusto niya sana yung lumang piano niya, ngunit bago pa man siya paalisin sa kanyang bahay, ay ipinamigay niya ito ni Spencer. Walang nakakaalam kung paanong ang matandang babae ay nakabili ng bagong piano. At wala ring nakakaalam na siya ay isang byuda ng pinakamatagumpay na businessman sa kanilang henerasyon. Ang piano ay ang una sa mga magagandang bagay na dinala ni Maggie sa walang buhay na pasilidad. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagplano siya kasama ang ilang mga residente doon upang iparenovate at pagandahin ang nursing home. Tinawanan lamang ng management ang malaking plano ni Maggie dahil ani nila, kulang tayo sa pondo. Pero hindi iyon makakatigil sa plano ni Maggie at ng kanyang mga kaibigan. Kumuha sila ng mga ngalap ng pondo, kinontak ang lahat ng may impluensyong koneksyon na meron sila at nang magtagumpay sila na makalap ang pondo, gumawa ulit sila ng malaking plano at pagkatapos ay meron ulit. Sa unang dalawang buwan ni Maggie sa pasilidad, siya kasama ang kanyang mga kaibigan ay nakakuha ng sapat na pera upang iparenovate ang halos kalahati ng pasilidad. Abala si Maggie tuwing umaga sa pag-aayos ng renovations, pagdalo ng mga meeting at pag-enjoy sa mga bagong bagay sa lugar. At sa buong oras na iyon, pumupunta si Damian upang tumulong at maglinis. Sa pagdedesenyo ng bagong proposal sa computers, pag-setup ng bagong coffee machine o pag-aayos ng guest list para sa darating na mga ngalap ng pondo. Si Damian ang laging nauunang mag-abot ng tulong at suporta. Sa hindi inaasahan, napakabuti ng buhay kay Maggie. Ngunit sa kabila noon, may mga araw pa rin na nalulugmok siya at umiiyak mag-isa. Si Damian lamang ang nakakaalam at nakakakita ng mahinang parte niya. Siya lamang ang nakakaalam kung paano sinaktan si Maggie ni Spencer at asawa nito sa nagdaang mga taon. At ang malasakit niya kay Maggie ay buong pusong tapat. Anak mo na ako. Huwag kang mangangamba dahil lagi ako nandito para sa'yo. Si Damian lamang ang pwedeng makinig sa kanyang mag-ensayo na tugtugin ang Sweet Child O' Mine sa piano. Perfectionist si Maggie kaya naman ginugugol niya ang kanyang gabi para mag-ensayo ng kantang iyon. May kulang talaga eh. Lagi nitong saad kay Damian. At alam ni Damian kung ano iyon. Sa sumunod na araw, dinalhan niya ng bisita si Maggie. Iyon ay ang anim na taong anak na babae ni Damian na si Annie. Hi, Sweetie Annie. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon? Hinawakan ni Maggie ang mukha ni Annie at tinanong, pwede niyo po ba akong tugtugan ng Sweet Child O' Mine para sa akin? Gustong gusto ko po ang kantang yun eh. Please. At sabi ni Papa, tinutugtog niya raw yun at magaling po kayo. Hindi talaga ako tumutugtog sa harap ng iba. Pero special ka sa akin, kagaya ng iyong ama, kaya sige, eto. Sinimulang tugtugin ni Maggie ang kanta ng nakapikit. Makalipas lamang ng ilang segundo, ay nakarinig siya ng himig na sumasabay sa piano. Kumakanta si Annie. Pinanood ni Maggie ang bata na damhin ang pagkanta niya at may luha sa kanyang mga mata. Malaanghel ang tinig mo, Annie. Salamat po. Ang galing-galing niyo po pala talagang tumugtog ng piano. Simula noon, binibisita ni Annie si Maggie sa tuwing siya ay may pagkakataon. Naging duo sila sa pagtugtog at nag-eensayo ng ilang oras. Tuwing pagkatapos tulungan ni Maggie si Annie sa mga takdang aralin nito. Mahal ni Annie si Maggie kaya gusto niyang inaalagaan ito. Di kalaunan ay siya na ang naging tagabigay ng gamot ni Maggie araw-araw. Ang pag-uusap at tawanan ng dalawa ay ang pinakamagandang nasilayan ni Damian sa mahabang panahon. Bilang single father, pakiramdam niya ay hindi niya naibigay ang sapat na kaligayahan sa anak. Ngunit, nang makita niyang sobrang saya nito, alam niyang nakagawa siya ng tamang desisyon. Pinanasan ni Damian ang kanyang luha at nakabalik sa realidad, kung saan nasa stage si Maggie at nagsasalita ng nakakataba ng puso niyang speech. Pero walang nakakaalam na iyon na pala ang huli niyang speech. Nang sumunod na araw, kasama si Damian at Annie na nakaupo sa kanyang tabi, si Maggie o ang buong pangalan niyang Maggie Grimes ay pumanaw na. Habang ang kanyang minamahal na mga kaibigan sa nursing home ay inaayos ang funeral arrangements, ang anak naman niyang si Spencer at asawa nito ay naghihintay ng mga murang flight upang makapunta. Nang sa wakas ay nakapunta na rin si Spencer at ang kanyang asawa sa sementeryo, nakadamit ng maayos ang dalawa ngunit hindi na itago ang kanilang pagka-arugante at nakatagpo sila ng nakakagulat na bagay sa tanang ng buhay nila.
Hello, ako ang abogado ni Maggie Grimes. Gusto niyang sabihin ko sa inyo ang tungkol sa kanyang kayamanan, kasama na ang kanyang mansyon na nagkakahalaga ng mahigit sa 126 na milyon. Lumiwanag ang kasakiman sa mukha ni Spencer. Iniwan niya lahat yon kay Miss Annie Williams, anak ni Mr. Damian Williams. Williams? Sino naman yun? Hindi, tignan lang mabuti, baka nagkakamali ka lang. Yun po ang nakalagay sa mga papeles. Pati na rin ang malinaw na pag-uusap namin ni Miss Maggie. Galit na galit si Spencer sa nalaman at nang magwawala na sana siya ay dumating si Damian. Ako si Damian Williams. Pagharap ni Damian kay Spencer sa unang pagkakataon. Ikaw? At sino ka naman? Bakit naman ibibigay ng nanay ko ang kayamanan sa inyo? Ako isang mahirap na janitor lamang na nabago ang buhay. Dahil sa babaeng inabandon na mo ilang taon na ang nakalilipas. Nang mamatay siya, nasa tabi niya ako. At ang anak ko, si Annie Williams, na kinakantahan siya hanggang sa mga huling hininga niya. Nagulat sa mga narinig si Spencer at ang kanyang asawa. Kami lang naman yung nasa tabi niya sa loob ng ilang taong pag-iwan mo sa kanya. Lahat ng sakit at paghihirap niya, naroon kami upang patahanin siya. Pero ikaw ano? Sa loob ng ilang taon, ni minsan, hindi mo siya dinalaw o kinamusta lang, kahit sa sulat. Naluluhang sambit ni Damian. Sa kabila ng lahat, tanggap ka pa rin niya. At ang huli niyang mga salita sa akin ay, pinapatawad ko na siya, pero mahal ko kayo. Minsan, ang totoong pagmamahal ay mararanasan mo sa mga pinipili mong tao at hindi sa sarili mong kadugo. Si Maggie ay nakatanggap ng tunay na pagmamahal kay Annie at Damian. Wala silang kahit anong relasyon, ngunit dahil sa mabuting puso ng dalawa, ay naging pamilya na silang tatlo. Hindi katulad ng anak ni Maggie na si Spencer. Iniwan siya nang walang pag-aalinlangan at ni minsan ay hindi kinamusta o dinalaw sa nursing home. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.